Our business is failing. Kakaupo lang ni Cherry, ayon kaagad ang narinig niya. Napatingin siya sa kanyang mga magulang na mukhang may problema. Huminga ng malalim ang kanyang ama na si Charlie. Kailangan na nating magtanggal ng mga empleyado at babaan ng sweldo. Pababa na ng pababa ang sales ng kumpanya. At kapag natuluyan ang bumaba, baka i-give up ko na ang kumpanya natin. Malungkot na sabi ni Charlie. Wala bang paraan? Tanong ni Rosas, ang ina ni Cherry. Alam mo naman na pangarap natin ang kumpanya na yon. Lahat ng meron tayo ay doon natin nakukuha. Hindi natin pwedeng i-give up na lang basta-basta yung kumpanya. Meron naman paraan pero... Tiningnan ni Charlie si Cherry. Kung papayag si Cherry na i-arrange marriage sa anak ng mga Taylor, mas magiging maayos ang kumpanya natin. Natigilan si Cherry at naiwan sa ere ang tinidor na may pagkain. Tiningnan niya ang kanyang ama na nakatitig sa kanya. Arrange marriage? Gusto mong magpakasal ako sa isang mayaman na lalaki? Tumango si Charlie. Napasinghap si Cherry at hindi makapaniwalang napatingin sa kanyang ama. Akala niya sa palabas lang niya makikita ang binibenta na anak sa mayaman. Ngayon baka nga maranasan na niya eh. Yun lang ang naiisip kong paraan, anak. Nakausap ko naman na si Mr. Taylor at napag-usapan na rin namin ang mga gagawin. Mukhang desidido na nga ang ama ni Cherry. Mom! Bumuntong hininga lang si Rosa sa anak. Oh my God! Natawa si Cherry at tuluyan na binitawan ng tinidor. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaki na hindi ko kilala. I'm too young. Gusto ko pa magtrabaho sa bake shop ko at gumawa ng cupcakes. May iba pang paraan, Dad. Ang ibang ari-arian natin, lupa, bahay. Umiling si Charlie. Ito lang ang tanging paraan na naiisip ko, Cherry. Ito lang ang pwede kong gawin para sa pamilya. Kapag naging matagumpay ang lahat, baka magkasundo kayo ni Morgan. Morgan? Umirap si Cherry. Pangalan pa lang ang pangit na what more kung makita ko siya sa personal. Tumayo si Cherry. Busog na ako. Aakyat muna ako sa taas. Hindi na pinansin pa ni Cherry ang tawag sa kanya ng kanyang ina. Padabog siyang umakyat sa itaas para pumunta sa kwarto. She's their only daughter and she gets what she wants. Ngayon lang sila nagkaroon ng problema, sa pera pa. Bumuntong hininga si Cherry at napatingin sa kanyang veranda at may naisip. I need to escape. Bulong niya sa sarili. Kumuha siya ng bedsheet at pinagdugtong-dugtong niya yon hanggang sa makagawa siya ng parang lubid. Dahan-dahan niyang tinali yon at mabilis niyang sinubukan. Ayaw niyang magpakasal. Sa lalaking hindi niya naman gusto. Dahan-dahan ang kilos ni Cherry at napalunok dahil sa taas ng kwarto at pababaan niya. You can do this! Ah! Malakas na sigaw ni Cherry. Hinintay niya ang paghampas ng katawan sa Bermuda grass ngunit hindi niya yun naramdaman. Nanatiling nakakapit si Cherry at unti-unting naramdaman niyang nakalutang siya sa ere. Dahan-dahan na dinilat ni Cherry ang mga mata at napasinghap nang makita ang dalawang pares na asul na mata. Are you okay? Malamig na tanong nito. Sino ka? Nauutal ang boses ni Cherry nang sabihin ng mga salitang yon. Are you an angel? Tumaas ang sulok ng labi ng lalaki. Napakurap si Cherry at napatingin sa ibaba at nakitang buhat siya nito. Napalunok si Cherry nang tumama ang daliri nito sa gilid ng kanyang labi. Ibaba mo ako! Let me go! Natatarantang sigaw ni Cherry. Sure! Napaawang ang labi niya at napadaing bigla nang bitawan siya nito. Masama niyang tiningnan ng lalaki. Sabi mo bitawan kita. I did. Tawag ka na ng mga magulang mo. Hindi ka makakatakas. Sino ba may sabing tatakas ako? Nagtaas ng kilay si Cherry at tumayo. Ngumuso ang lalaki at tinuro ang lubid sa itaas. Hindi ka tatakas? Shut up, pakialamero. Umirap si Cherry. Padabog siyang naglakad papunta sa loob ng bahay at nakita ang mga magulang niya. Natigilan si Cherry nang
makita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng pormal na damit. Morgan, where have you been? Tanong ng matandang lalaki. I just checked the rabbit outside, Dad. Ngumisi si Morgan. Nanlaki ang mga mata ni Cherry at napatingin sa kanyang likod. At doon si Morgan nakatitig kay Cherry. Napalunok si Cherry at napaatras dahil dumaan si Morgan. Tahimik na umupo si Cherry sa tabi ng kanyang ina. Sa tapat niya ay si Morgan na nakatitig lang sa kanya, kaya umiwas siya ng tingin at inabala ang sarili sa mahabang kuko. Siya si Cherry, nag-iisa kong anak. Ngumiti si Charlie. Nasabi ko na rin naman sa kanya ang naging plano ko at pumayag naman siya sa gusto kong gawin. What? Gulat na tanong ni Cherry. Ngumiti si Charlie. Siguro ay gulat lang siya ngayon pero masasanay din siya. Cherry is a good girl and she has a business here in the Philippines at kailangan niya rin ng tulong sa negosyo, Mr. Taylor. Ngumiti si Morgan kaya nangunot ang noo ni Cherry. Naalala na naman niya ang pagdampi ng daliri nito sa gilid ng kanyang dibdib. Tiningnan ni Cherry ang kanyang mga magulang at nakitang desidido na ang mga ito. Sa harap ni Cherry ay isang marriage contract at pirma na lang niya ang kailangan. Cherry, this is for you. Ngumiti si Rosas. Ayaw lang namin na mahirapan ka dahil sa problema natin ngayon. Hopefully, after this, maging magkasundo kayo ni Morgan. Matagal na namin kilala ang pamilya niya at kahit ako, gusto kong si Morgan ang mag-alaga at tumingin sa'yo. Tss, pabibo. Bulong ni Cherry sa sarili. Cherry? Ngumiti si Cherry at umiling sa kanyang ina. Sige na anak, pirmahan mo na at mamaya lang kukunin na nila ang mga gamit mo. You can stay with Morgan. Mom, are you really sure? Wala na pa ibang paraan? Tanong ni Cherry. Magtatrabaho ako. Ibabalik ko sa dati ang kumpanya natin at kakausapin ko ang mga... Cherry Ann. Malamig na tawag sa kanya ng ina. Sinamaan din siya ng tingin ng kanyang ama. Sinyalis na yun na kailangan niya ng pumirma. Sign it. Wala rin magagawa ang negosyo mo sa malaking problema natin. Kaya kung gusto mo maging maganda ang buhay na meron ka, sign it. Wala tayong magiging problema. Fine. Galit na kinuha ni Cherry ang ballpen at mabilis na pumirma. Halos mapunit na ang papel na nasa harap. I hate you. Natigilan ang mga magulang ni Cherry at napatingin sa kanya na umiwas ng tingin. Tumayo si Cherry at agad na tumakbo sa itaas habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mata. Nakarating sila sa mansyon ni Morgan. Napanganga si Cherry na makita ang malapalasyon nitong bahay na napapaligiran ng mga malalaking puno at may fountain pa sa gitna. Bahay mo to? Tanong ni Cherry. Hindi, paupahan. Sagot ni Morgan at binaba ang salamin nito. Napairap naman ang dalaga. Dito ba talaga ako titira? Grabe, ano ka ba ng hari? At ganito kalaki ang bahay mo? Naglakad-lakad si Cherry at namangha talaga siya sa bahay ni Morgan. Pagdating sa hagdan, papasok sa mismong bahay, ay nakapila ang mga maids at guards. Natawa rin si Cherry dahil pula ang mga suot nito. Good evening, Madam Cherry. Halos sunod-sunod na bati ng mga ito sa kanya. May lumapit na isang lalaki na nakasuot ng itim na damit at yumukod. Napaatras si Cherry dahil sa gulat sa ginawa nito. I'm Andre, Secretary and Assistant of Boss Morgan. Welcome to this house. Nakangiting sabi nito. Please feel at home. Salamat. Nag-aalangan ngunit nakangiting sabi ni Cherry. Pumasok sila sa loob at mas lalong namangha si Cherry na makapasok. Punong-puno ng ginto ang buong bahay ni Morgan. Mga furnitures at ibang paintings. Napakurap si Cherry at tiningnan si Morgan na nakaupo sa sofa. Have a seat. Inilahad ni Morgan ang kanyang kamay sa tapat ng sofa. Paano mo nakilala sila, Mommy? Friends ba kayo? Ngayon ko lang nakita na may kaibigan siyang ganito kayaman. Sabi ni Cherry dito. Si Daddy ay ang friend ng Mommy mo. Nagkakilala sila sa event at na nagsimula magkaroon ng interes si Papa sa business niyo. Your business is about wines, right? And my daddy's favorite is a wine that is made by our company.
Paliwanag ni Morgan. Bakit ka pumayag na pakasalan ako? Bakit ka pumayag na makapag-arrange marriage sa akin? Nakakunot na tanong ni Cherry. Bumuntong hininga si Morgan. Because your dads need our help. At balak mo pang tumakas habang ang mga magulang mo gumagawa ng paraan para mabuhay ka. Come on, pari ka ba para sermonan ako? As you can see, ayoko magpakasal. Hindi ko pa nga nahanap ang dream guy ko. At ang bata ko pa para magpakasal, ha? Wala kang choice, you sign the papers. Ngumisi si Morgan. Kinuyom ni Cherry ang palad niya at bumuntong hininga. Ayaw niya naman talaga magpakasal pero iniisip niya ang kanyang mga magulang na hindi tumitigil kakatrabaho. Handa na ang kwarto ni Madam. Sabi ni Andre, nakapapasok lang ng mansyon. Tumango si Morgan. Asikasuhin niyo si Cherry, may gagawin lang ako sa opisina. Wala ka na ba itatanong? Wala na. Malamig na tugon ni Cherry dito. Umakyat agad si Cherry kasama si Andre. Pumasok sila sa isang kwarto at hindi maiwasan na mamangha ni Cherry. Malaki ang kanyang kama at kulay pink pa. Ang cabinet ay puti at ang ibang gamit ay pink. Ngumiti si Cherry at tinignan si Andre na nasa labas. Thank you. Yumukod ng konti, si Cherry bilang pagpapasalamat dito. You're welcome. Pinagawa ni Boss Morgan ang kwarto mo days ago. Ani Andre at ngumiti sa kanya. Pagkatapos nila mag-usap ay umupo si Cherry sa kama at naisip na magpahinga. Pagkatapos niya maghilamos ay agad siyang humiga sa kama. Unti-unti na narealize na hindi katulad ng dati ang buhay niya. Kinabukasan ay nagising si Cherry at napabuntong hininga dahil akala niya ay panaginip lang ang lahat. Agad siyang kumilos at nag-asikaso at nang matapos, agad siyang lumabas at bumaba ng hagdan. Ngayon kailangan niyang magtrabaho sa kanyang bake shop. Good morning, Madam. Bati ng isang maid. Morning. Ngumiti si Cherry. Si Morgan. Pababa na raw po siya, may inasikaso lang. Naghanda po pala kami ng almusal niyo. Mauna na raw po kayo, sabi ni Sir Morgan. Tumango si Cherry at nagpasalamat. Agad siyang kumain at ilang minuto lang ang nakalipas, bumaba na si Morgan. As usual, naka-polo long sleeve na naman ito at halatang papasok na sa trabaho. May kotse ba akong gagamitin? I need to work. Sabi ni Cherry. What work? Tanong ni Morgan habang pinagsisilbihan ng maid. Bake shop? Nahihiyang sabi ni Cherry. Trabaho ko yun magmula na matapos ako sa college. Hindi pwedeng pabayaan. Okay. Andre will take care of you. Since we're arranged marriage, natigilan si Morgan at tinignan si Cherry. Pwede natin gawin ang mga bagay na gusto natin. You can have your girls and I can have mine. Masyado ka pang bata. Sabi ni Morgan ngayon na nagtatagis ang panga. Why not? I can do clubbing with my friends. As if naman hindi mo kaya makipag-ano sa ibang babae, right? Lalaki ka at may pangangailangan ka. It's fine with me kung makipag... What do you call that? Okay, make love with your girls. Wala akong babae. Seryoso ang sabi ni Morgan. Well, wala naman akong pakialam. Hilaw na ngumiti si Cherry. Bigla ay hindi siya naging komportable sa kanilang pinag-uusapan. Gagawin ko ang mga bagay na gusto ko at ganun ka rin. Suot ko naman ang singsing ko and I hope you are wearing your ring too. What's your point here? Pupunta ka sa club at mag-aanap ng lalaki? You're married to me, Cherry. Seryosong sabi ni Morgan. Bakit ang nag-asawang nagsiselos ka? Kumunot ang noon ni Cherry. Natigilan si Morgan at uminom ng kape. Wala naman akong gagawin. Ang point ko dito is pwede ka makapag-flirt sa mga babae mo dahil wala akong pakialam. Ganon din ang gagawin ko. So, in public, wala tayong pakialam sa isa't isa. Kinakahiya mo ba ako? Tanong ni Morgan sa kanya. Napaawang ang labi ni Cherry. What's wrong with this man? Sinasabi niya lang naman na wala dapat sila pakialam sa isa't isa. Na free sila makakagalaw kahit pakasal sila in papers. Tsaka bakit nagagalit? Come on, Morgan. Parang hindi mo naman gusto ang sinasabi ko. Napailing si Cherry. Tumayo siya. I have to go. Ihahatid na kita. Tumayo rin si Morgan.
Kumunot ang noon ni Cherry at tiningnan si Morgan na tinapos ang kinakain at kinuha ang susi sa maid na kararating lang. Natawa si Cherry at nagkibit balikat habang naglalakad. Okay, jealous husband. Natatawang sabi niya. One chocolate chip cookie daw. Ngumiti si Cherry at agad kinuha ang order ng kanyang customer. Sa loob ng maraming taon, ay ang pagbibake ang ginawa ni Cherry dahil madalas na wala naman siyang ginagawa. It's her own way to earn. Napag-isip-isip ni Cherry na balang araw, ito ang magiging trabaho ng kanyang mga anak. She wants her shop to become successful. Here, sir. Ngumiti si Cherry. I love your cookies. Lagi kaming bumibili ng asawa ko at gusto kanyang kunin na bigger sa birthday niya. Ngumiti ang lalaki. Napasinghap naman si Cherry. Really? I love it! Tumango ang lalaki. Yes. Wala siya ngayon dahil may inaasikaso pero sinabi niya sa akin na gusto kanya makausap one of these days. Ngumiti si Cherry at hindi siya mapakali sa sobrang excitement. They exchanged numbers. Mabilis ang naging araw at kagaya ng mga nauna, maraming tao at talagang umabot sa labas. Ngumiti si Cherry at inabala ang sarili sa pagbabalot ng cookies at iba pang binake niya. Madam Cherry! Kumaway si Andre. Nanlaki ang mga mata ni Cherry na makita ito. Andre! Lumakad si Andre papunta sa kanya. Pinapasundo po kayo ni Boss Morgan. Kailangan niyo na raw pumunta sa kanyang office. Ipapakilala ka raw niya sa mga empleyado bilang asawa. Napalunok si Cherry at lahat ng kanyang staff ay nakatingin sa kanya. Dahan-dahan na hinubad ni Cherry ang apron at agad na hinilad si Andre palabas ng shop. Nagtataka na nakatingin si Andre sa kanya kaya bumuntong hininga siya. Pwede ba? Huwag mo akong tawagin madam kapag nasa public. Isa pa hindi nila alam na may asawa ko. That is a secret, Andre. Sorry, nagmamadali kasi ako. Napakamot si Andre sa kanyang ulo. It's okay. Ngayon na ba? Marami pa kasi akong trabaho. Tumango si Andre. Opo, nakahanda na rin po kasi ang dress na susuotin niyo mamaya. Sumakay siya sa kotse at agad na patingin sa white box na nasa tabi niya. Kaagad silang pumunta sa kumpanya ni Morgan. Nang makarating ay nagbihis muna si Cherry at napalunok nang makitang napakaganda ng white dress sa kanya. Inayos niya ang kanyang buhok at agad na ngumiti. Napakaganda mo, madam. Maski si Andre, natulala kay Cherry. Thanks. Tara na? Nakangiting tanong nito. Hindi maiwasan ni Cherry na manibago dahil sa tingin ng mga tao. Sumakay sila sa elevator at agad na pinagbasta ni Cherry ang kanyang white dress at isang boots. Ngumiti si Cherry at nakarating agad sila sa pinakamataas na floor. Lumabas silang dalawa at marami kaagad tao. Sa office tayo, madam. Nakangiting sabi ni Andre. Naglakad silang dalawa at nakarating sa opisina ni Morgan. Natigilan si Cherry nang may makitang dalawang babae, tatlong lalaki at si Morgan na nakaupo sa swivel chair. Is that the girl? May bakas ng pagkadisgusto sa boses ng babae. Tumayo ang babae at tiningnan si Cherry simula ulo hanggang paa. Stop, Azul. Malamig na sabi ni Morgan. Kaya niya bang i-defend ang sarili niya sa mga taong gusto siyang saktan? Ngumisi si Azul. Sa tingin ko hindi, Morgan. You could at least marry a woman who can fight. Bakit pa pumayag ka sa pamilya ng babaeng? Watch your mouth, miss. Malamig na sabi ni Cherry at natigilan si Azul. Pamilya ko ang pinag-uusapan natin dito at wala akong pakialam kung ano sasabihin mo. I came here not to please you. And can you please? Ang pangit ng violet mong lipstick. Umirap si Cherry at hindi maiwasan ni Morgan ng umisi. Ngunit agad din itong tinanggal yun sa labi. Naglakad si Cherry kay Morgan na nag-angat ng tingin sa kanya tsaka nagtaas ng kilay si Cherry. Busy ako sa trabaho at pinatawag mo ako dito. Anong problema? To officially introduce you to my friends. Seryosong sabi ni Morgan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, ayoko malaman nila na asawa kita. Suot naman natin ang singsing, kaya anong pakulo na naman to? Tumawa si Azul kaya napatingin dun si Cherry. Nilagay nito sa dibdib ang mga braso at masamang nakatingin kay Cherry. Nanliit ang mga mata ni Cherry at tuluyan nang humarap kay Azul na nang iinsulto ang tingin. As if naman gusto ko maging asawa ni Morgan.
Kaya kanya pinapakilala para malaman ng iba na ikaw si Mrs. Taylor. Seryosong sabi ni Azul. At ano ngayon kung Taylor ako? Isa pa, kinakausap ba kita? Sabat ka ng sabat? Nagulat si Cherry nang tumawa ang tatlong lalaki na nasa sofa. Kumunot ang noon ni Cherry, ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Morgan ang kanyang braso. Napatingin siya doon. Hindi man lang niya naramdaman ang paggalaw ni Morgan sa tabi niya. "This is Cherry, my wife." Formal na sabi nito. Napakurap naman si Cherry. "It's also your responsibility to watch her, kahit anong mangyari." Tiningnan ni Morgan ang mga kaibigan. "Teka." "We will, sir. I'm Sam." Tinuro ni Sam ang mga kasama. "Georgia, Luke with his twin, Lucas and Oliver." Ngumiti si Sam at inakbayan si Azul na masama ang tingin sa kanya. "This is Azul, my sister." Tumango si Cherry at napatingin kay Morgan na hawak ang braso niya. Hindi niya naiintindihan ang mga ginagawa at sinasabi ni Morgan. Bumuntong hininga si Cherry. "Are you done? Inistorbo mo ako sa trabaho ko. Uuwi na ako. Andre, tara na." Bumuntong hininga si Morgan sa mga ginawa ni Cherry. Natawa si Sam at tiningnan si Morgan sa mukhang problemado. "Walang alam si Cherry na delikado ang buhay niya ngayon, nasa tabi ka niya. Sinabi mo ba?" Tanong ni Sam sa kanya. "No, ayaw ko malaman niya at wala naman siya magagawa kung malaman niya. She will scold me for sure." Napapailing na sambit ni Morgan. Pero sa totoo lang, ayaw lang ni Morgan na magkaroon ng iisipin pa si Cherry. Alam ni Morgan na hindi madaling bantayan ang asawa niya pero wala naman siyang choice. Kailangan niya pa rin bantayan si Cherry dahil yun ang pangako niya sa lolo nito na namatay kailan lang. "Basta, lahat ng kilos si Cherry dapat alam niyo. Sabihan niyo ako kung may progress ba at may gumagalaw sa kalaban natin." Yumukod ang kambal na si Luke at Lucas. "Yes, Your Highness." Ganun din ang ginawa pa ng iba nilang kasama. "And yes, he's from a royalty family. A prince to be exact." Abala si Cherry sa pagbibake at paggawa ng iba't ibang tinapay. Marami siyang order at pinaghahandaan din niya ang event kung saan siya ang kinuha at naka-assign sa suites. Napangiti si Cherry at tiningnan ng maraming customer na kumakain. "May asawa ka na pala, ma'am?" Tanong ng isang taga-bake niya. "Ha?" Napalunok si Cherry. Tumawa siya at umiling. "Hindi, friend ko lang ang sinabi ni Andre kahapon." "Oh? Akala ko asawa niyo po eh. May suot ka kasing singsing." Natatawang sabi ng taga-bake ng tinapay. Ngumisi lang si Cherry. "It's fine." Ayaw niya rin naman talagang malaman ng iba na may asawa siya. Ayaw niya rin na magkaroon pa ng ibang koneksyon kay Morgan. Huminga siya ng malalim at napatingin sa blue icing. Katulad ng kulay noon, naalala ni Cherry ang asul ng mga mata ni Morgan. Ngumuso si Cherry at kinuha ang blue icing at agad na pinatong sa cupcake. "Ma'am, i-deliver na namin to." Sigaw sa labas. "Sige, mag-iingat kayong dalawa." "Nga pala, Lance. Pakihanda ang mga tinapay ah. I-deliver natin sa malapit na company dyan sa hindi kalayuan." "Mga anong oras po i-deliver?" Tanong nito. "After lunch." Kalmadong sagot naman ni Cherry. Habang nag-aasikaso si Cherry ay napansin niya ang isang kotse sa labas. Napansin din niya ang isang big bike sa labas ng bake shop niya. Kumunot ang noo niya at pinagmasdan yun dahil pamilyar ang nakasakay sa motor. Nagkibit balikat si Cherry at akmang papasok na sa loob ng kusina nang sunod-sunod na putok ng baril ang narinig niya. Kaya nanlaki ang mga mata niya. "Ma'am Cherry!" Sigaw ng isang staff. Nabasag ang salamin ng bake shop ni Cherry. Nagkalat ang talsik ng dugo sa salamin. Mabilis na tumakbo si Cherry at agad na tinumba ang mga lamesa. Pinapasok niya ang mga customer na nasa labas. "Pumasok kayo, bilis!" Sigaw ni Cherry. Nakita ni Cherry ang dami ng tao sa labas at hindi pa rin tumitigil ang putok ng baril. Kaba, takot at taranta ang nararamdaman niya. Nagtago silang lahat sa counter. She secured her customers at ang iba pa nila kahit may tama. Nakita ni Cherry ang lalaki na nakaharang sa bake shop niya.
na parang pinoprotektahan niya ang bake shop habang nakikipagbarilan. "Ano nangyayari, ma'am?" Natatarantang tanong ng staff. "Hindi ko alam." Napalunok si Cherry at tinignan ng mga customer na nagtatago sa lamesa. "Lahat ba'y nasa loob?" "Opo, ma'am, lahat po sila." Napasinghap si Cherry na makita ang asul ng mga mata ni Morgan. Kabababa lang nito sa kotse habang hawak ang isang baril. Napatayo si Cherry at kahit kinakabahan, ay nagawa niya pa rin maglakad sa kaligitnaan ng putukan. "Morgan!" Malakas na sigaw ni Cherry dahil abala ang binata sa pakikipagbarilan. Napalingon sa kanya si Morgan at mabilis na tumakbo papunta sa loob. Basag na ang salamin ng bake shop ni Cherry. Lahat ng gamit ay may tama. Halos maiyak na si Cherry sa mga nakikita niya. "Bakit ka nakatayo? Magtago ka lang dun!" Inis na sabi ni Morgan habang nakatitig sa labas. "Ano nangyayari? Bakit pati dito sa bake shop ko?" Sigaw ni Cherry. "Ipapaliwanag ko mamaya. Dapa!" Sigaw ni Morgan. Hinila siya nito at agad silang nagtago sa lamesa. Napasinghap si Cherry na makitang eksperto si Morgan sa pagkabit ng magasin sa baril na hawak nito. Sa mga oras na yon, namamangha si Cherry kung paano humawak ng baril si Morgan, kung paano nito inaasinta ang mga tao sa labas at ang paghawak nito ng baril. Eksperto. "They're gone. Lahat ng customer mo na may sugat dadalhin namin sa ospital. Don't worry about the bills, ako nang sasagot." "Bakit parang normal sa'yo ang ganito?" Hindi maiwasang tanong ni Cherry. Natigilan si Morgan at napatingin kay Cherry. "This is my life, Cherry. I live to kill people." Napalunok ang dalaga at napatingin sa mga pumasok sa kanyang bake shop. Mas lalo siyang natigilan nang makita ang kambal na si Luke at Lucas. Nakita niya rin si Sam na kinakausap ang mga customer, lalong-lalo na si Azul na huling pumasok. "Anong?" Hindi mahanap ni Cherry ang mga salitang gusto niyang sabihin. "Tinawagan na namin sila. Aayusin nila ang bake shop." Malamig na sabi ni Azul. Tilingnan nito si Cherry. "You okay?" Tumango si Cherry at nagtataka na napatingin sa kanilang lahat. Tiningnan niya si Morgan na may tinawagan sa cellphone. Sa kaliwa nitong kamay ay ang baril. Tiningnan ni Cherry ang kambal na nakaupo at umiinom ng tubig. Si Sam na nakikipag-usap at si Azul na nasa harapan niya. "Ano iniisip mo?" Nagtaas ng kilay si Azul. "Hindi mo ba alam na kanina pa kami nandito?" "Ano? Kanina pa kayo nandito?" Umirap si Azul at bumuntong hininga. "Nasa labas lang kami. Nakatanggap kami ng tawag na may mga taong hindi dapat nandito. You see that car?" Turo nito sa kotse na nasa labas. "Anong meron dyan?" "Yan ang binabantayan namin kanina pa." "Cherry, always watch your surroundings. Hindi lahat pwede pagkatiwalaan." Tumingin si Azul sa mga staff niya kaya kumunot ang noo niya. "At hindi lahat ng mabait ang pinapakita sa'yo ay kakampi." Pagkatapos nila sa bake shop ay nanatili si Cherry sa kotse ni Morgan. Gulat pa rin siya sa nangyayari at natatakot siya. Tiningnan niya si Morgan na nasa labas kasama ang mga taong kararating lang at may dalang malaking salamin. "Sino ka ba talaga?" Bulong ni Cherry sa kanyang sarili. Tiningnan ni Morgan ang bake shop ni Cherry. Marami silang dinala sa ospital dahil umano sa tama ng baril. Tiningnan ni Morgan si Cherry sa loob ng kotse na nakapikit. Huli siyang dumating dahil katatawag lang ni Azul. "Sa tingin mo, okay lang ang babaeng yan?" Tanong naman ni Georgia. "Base sa nakita ko, naguguluhan siya. Hindi mo pa ba sinasabi?" Tanong din ni Azul. Umiling si Morgan dahil ayaw niyang sabihin. Ayaw niyang makurious si Cherry sa kung ano man ang pinagkakaabalahan niya. Huminga ng malalim si Morgan. "Tumawag sa akin si Daddy. Next target nila, ang asawa ko. Kailangan din nating magdoble ingat." Sabi ni Sam na kararating lang. "Hindi natin alam kung kailan sila magpapakita. Ang mga anino ang kalaban natin dito, Morgan. Anino ng mga kalaban na ayaw magpakita?" Tumango si Morgan. Matagal na nilang binabantayan na isa sa mga kalaban nilang assassin na galing pa sa Russia. Binabantayan din nila ang mga kalaban ng kanilang pamilya na lumipat sa Pilipinas. "Tawagan niyo ako kapag may nangyari. Ihahatid ko lang si Cherry."
Mahinahon na sabi niya. Masyado ka nang napamahal sa babaeng yan, ha? Tandaan mo, mahal na prinsipe. You're just doing them a favor. Pagkatapos nito, kailangan mo rin bumalik sa Italia. Natahimik si Morgan. I know, Georgia. I know. Iritadong sambit niya at agad na pumasok sa loob ng kotse. Nagising si Cherry na nasa malambot na siyang kama. Napatitig siya sa kisame at bumuntong hininga. Ilang araw na siyang nasa bahay at hindi man lang kumikilos. Sinabihan siya ni Morgan na hindi pa siya dapat lumabas. Madam? Kumatok si Andre mula sa labas ng pinto. Kakain na raw ho. Tinatawag na kayo ni Boss Morgan. Tumango si Cherry kahit hindi nakikita ni Andre. Susunod ako, Andre! Malakas na sigaw ni Cherry. Okay. Dahan-dahang bumangon si Cherry at tanging terno na pajama lang ang suot niya. Lumabas siya pagkatapos niya maghilamos. Bumaba si Cherry at naabutan si Morgan na hindi pa kumakain at nag-angat ng tingin nang makita siya. Morning! Ngumiti si Cherry. You're here! Kaagad na tumayo si Morgan at ipinaghila ng upuan si Cherry para makaupo. Gulat na umupo si Cherry at tinignan ang plato na nasa harapan niya. Ang aga mo ata nagising. I received some calls. Kumain ka na. Eh ikaw, ba't di ka pa kumakain? Nagtatakang napatingin si Cherry sa plato ni Morgan. Pinaglandas ni Morgan ang dila sa labi bago nagsalita. I was waiting for you. Sabay na tayo kumain. Natigilan si Cherry at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumikim si Cherry at agad na kumain at ganun din si Morgan. Sandaling katahimikan ang nangyari bago nagtanong si Cherry tungkol sa kanyang bake shop. Well, inaayos na namin at patapos na rin yun ngayon. Pwede ka na mag-work bukas. Ano ba talaga ang pakay nila sa bake shop ko? Ang sinabi ni Azul, masamang tao? Sino sila? Sunod-sunod na tanong ni Cherry. Cherry, this isn't the right time. I want to know. Kagaya na sabi mo, mag-asawa tayong dalawa, so dapat wala secrets, di ba? Natigilan si Morgan. She claimed him as her husband. Yun naman talaga ang tawag ni Cherry sa kanya. Ilang beses na ba siya nito niligtas? Ilang beses na bang tumibok ang puso ni Cherry para kay Morgan? Fine. Magsasabi ako ng konti. Dahil hindi mo pwedeng malaman ng iba. Is that okay? Kalmado at naninigurado ang boses nito. Ngumiti si Cherry. Fine. Pagkatapos nilang kumain ay pumunta sila sa labas kung nasa nandun ang floating duyan sa gilid ng pool. Umupo si Cherry doon sa tapat at naroon din sa tapat niya si Morgan na nakaupo sa upuan. Sam, Luke, and Lucas, Georgia, and Azul are my bodyguards. Unang sabi ni Morgan, tumango si Cherry at nakinig. Nakatira kami sa Italia, matagal na panahon na. At half Filipino ang mama ko, habang si Papa naman ay ganun din. We lived here for so many years for personal reasons. Doon namin nakilala ang Papa mo, dahil tinulungan niya kami pauwi dito. Matagal na kayo magkakilala ni Papa? Ibig sabihin nakita na tayo nun? Naguguluhang tanong ni Cherry. I saw you once. Hindi na naulit dahil marami akong inaasikaso. Ang buhay ko noon ay hindi kagaya mo. Nahihiga ka, magpapahinga at masaya. Kagaya na sabi ko, this is my life and I live to kill people. Natuto ako na maging matapang dahil kay Papa, dahil ilang beses na kaming nalagay sa panganib. Huminga ng malalim si Morgan. Kailangan niya ng konti pang oras para sabihin ang lahat kay Cherry. Natuto akong pumatay ng tao at natuto akong maging heartless sa mga tao sa paligid ko. And why did you accept the arranged marriage? Tanong ni Cherry dito. Dahil gusto ko. Hindi ko rin alam. Gusto ko lang tanggapin. Natigilan si Cherry. Napatingin siya kay Morgan at nanliliit ang kanyang mga mata. Pakiramdam ni Cherry ay kulang pa ang impormasyong sinabi ni Morgan. Pakiramdam niya may gusto pa siyang malaman. At meron pa siyang dapat na malaman mula dito. Hindi sapat na dahilan yan, Morgan. Napilitan ka lang na pumayag dahil wala kang magagawa. At nandun ang mga magulang ko. Natawa si Cherry at uminom ng juice. Ang nangyari rin sa bake shop ko ay hindi normal na aksidente lang. There is something in that incident based on what Azul said. Delikado. So tell me, bukod sa mga sinabi mo ngayon, meron pa ba?
I honestly can tell you everything, Cherry. I'm sorry. Bumuntong hininga si Morgan. Pero, hindi ako magsisinungaling na gusto ko ang arranged marriage setup. I enjoyed it. Natigilan naman si Cherry at napatingin kay Morgan. Seryosong seryoso ang mga asul nitong mga mata. Si Beth, galing sa royal family si Morgan dahil ang surname nito at pangalan. Huminga ng malalim si Cherry, kaya napatingin sa kanyang binata. Actually, pakiramdam ko kapag nandito ako sa bahay mo ay ligtas ako. Despite sa mga naging desisyon ng mga magulang ko, okay na rin. I was able to grow and be independent. Bahagyang natawa si Cherry at napatingin sa kanya si Morgan. I really hate them for making me suffer and enter this arranged marriage setup. Pero naiintindihan ko na ang mga magulang ko. At promise, alam ko rin ang pakiramdam kapag lugi na ang negosyo na matagal mong pinundar. That's why I'm here. Napatingin si Cherry kay Morgan. Tutulungan kita sa lahat ng bagay na kailangan mo. You know, we can work things out. Numisi si Cherry dito. Why? Tinamaan ka na ba ng charms ko? Tumawa rin si Morgan. Maybe? Umirap si Cherry at napagtanto na naging komportable si Morgan na magkwento sa kanya at na-appreciate niya yun. Tumayo si Cherry at agad na napatingin si Morgan sa kanya. Gusto ko makita ang bake shop ko. Sabi mo tapos na, di ba? Nakangiting sabi ni Cherry. Sabay nating tingnan. Sure. Ngumiti si Morgan. Mabilis ang naging kilos ni Cherry papunta sa kotse ni Morgan. Sabay silang pumunta doon at tiningnan ang bake shop. Nagulat si Cherry na maraming tao at higit sa lahat bodyguards. Napakurap si Cherry at pumasok sa loob. Anong nangyari? Parang bago na ulit. Natatawang sambit niya. Lahat ng salamin ay bulletproof. Hindi na basta-basta masisira ang mga salamin kahit bomba, okay lang. May mga guards ka rin na magbabantay sa iyo hanggang sa pag-uwi mo. Hindi ba sobra? Mas mabuting sobra. Mas panatag ako kapag marami kang kasama. Seryosong sabi ni Morgan. Napangiti si Cherry. Maya-maya lang ay hinayaan na siya ni Morgan dahil tinawagan siya ng daddy nito. Masayang nagtrabaho si Cherry at nag-serve sa mga customer niya. Husband niyo po yun, ma'am? Nakangiting tanong ng bagong waitress. Ngumiti si Cherry. This time, it feels genuine. Yes, he is. Swerte niyo naman po. Mukhang mayaman at ang ganda ng mata. Nakangiting sabi ng babaeng waitress. Nagkibit-balikit si Cherry at maya-maya lang ay may dumating na customer. Nag-angat ng tingin si Cherry at tiningnan ng lalaki. Nakasuot ng mahabang coat at turtleneck ang lalaki habang may tatlong singsing sa daliri. Ang aura nito, sumisigaw ng panganib. Huminga ng malalim si Cherry at agad pinuntahan ng lalaking umupo malapit sa aircon. Good morning, sir. Nag-angat ng tingin ng lalaki at ngumisi. You must be Cherry. Natigilan si Cherry ngunit ngumiti na lang. Ano pong order nila? Ako na pong kukuha. So you're not dead? Bulong pa nito. Natigilan siya. Tiningnan ni Cherry ang mga gwardiya na nakatingin sa kanila. Kahit pa kinakabahan ay pinanatili ni Cherry ang kalmadong ekspresyon at kalmadong postura. Kung pumunta ka dito para manggulo, umalis ka na. Not in my bake shop again. Natawa naman ang lalaki sa kanya. Tell Morgan that I want to meet him. Eh bakit hindi ka pumunta sa kanya? Nakangiti pa rin ang labi ni Cherry. Tiningnan siya ng lalaki at tumayo. Naalarma ang mga gwardiya at sabay-sabay na lumapit kay Cherry na umatras. Tell Morgan that the shadow is back. That's for your service, Cherry. Anang lalaki at iniwan ang 1,000 bill sa lamesa. Nang makaalis ang lalaki ay nanghihina ang tuhod niya. Huminga siya ng malalim at mabilis na nag-text kay Morgan. Nakakunot pa ang noo ni Cherry at mabilis siyang kinabahan. Ito ba ang lalaki sa likod ng pagkasira ng bake shop niya? Morgan! Sagot ni Cherry sa tawag. Susunduin kita. Malamig ang boses ni Morgan na marinig niya ito. Wait for the twins. Nanghihinang tumango si Cherry. Yes, Morgan. Bilisan mo. Kinagat niya ang kanyang labi. Gusto ko matuto humawak ng barel.
Natigilan si Morgan at napatingin kay Cherry na seryosong nakatingin din sa kanya. Napakurap si Morgan at dahan-dahan na binitiwan ang baril at ang headphones. Naglakad si Cherry sa loob ng training room at tiningnan ang mga kagamitan na ginagamit ni Morgan. "Why are you here? Akala ko nasa bake shop ka." Tanong ng lalaki sa kanya. "I got bored. Gusto ko lang matutong humawak nito." Hinawakan ni Cherry ang baril. "Gusto ko lang magkaroon ng kaalaman dito." "Hindi ka pwedeng humawak niyan." Seryosong hinawakan ni Morgan ang baril ni Cherry. "Sinabi mo na delikado ang buhay mo. At ngayon asawa mo na ako. Ibig sabihin delikado rin ang buhay ko." Hindi binitawan ni Cherry ang baril. "Kailangan ko rin protektahan ang pamilya ko, Morgan. Involved na sila dito at kung hindi ako kikilos para sa kanila, sino ang gagawa?" Bumuntong hininga si Morgan at sandali pang tinitigan si Cherry. Ngumiti si Cherry at lumapit kay Morgan. Tinapik niya ang malapad na dibdib ng lalaki na napasinghap naman. "Please, gusto ko matuto." Ngumiti si Cherry na hawakan ni Morgan ang kanyang bewang. Hindi siya huminga at pinakatitigan ang asul na mga mata ni Morgan na seryosong nakatingin sa kanya. "Fine." Bulong ni Morgan at tumaas ang kamay nito sa likod niya. "Okay." Nakangiting saad ni Cherry. Ilang oras ang naging training ni Cherry. Nakuha niya lahat ng gustong mangyari ni Morgan hanggang sa matutunan niya ang paghawak ng espada at kutsilyo. Hindi na bago ito kay Cherry dahil minsan na na-adapt niya ang pinapanood niyang action movies. "You're doing great." Ngumisi si Morgan. Bakat na ang abs nito dahil sa pawis. Ngumiti si Cherry. "Sabi sa iyo eh, marunong ako." Tumawa ang lalaki at inabot ang towel. Natigilan si Cherry at dahan-dahan at maingat na pinunasan nito ang pawis niya. Napalunok siya at napatingin kay Morgan. Wala pang naging boyfriend si Cherry at kung nagkataon, gusto niya na kagaya ni Morgan o si Morgan mismo dahil sa ginagawa nitong pambabaliw sa kanya. "Your dad missed you." Sabi nito at hindi man lang lumayo. "Talaga? I want to meet them." Sabi ni Cherry at bumuntong hininga. "We will. Actually, susunduin sana kita kanina para mapuntahan ang mga magulang mo. I'm sure marami kang kwento sa kanila." Ngumiti si Morgan at lumayo para kunin ng tubig. Mabilis na hinawakan ni Cherry ang damit ni Morgan. Natigilan si Morgan at nilingon siya na ngumiti. "Thanks a lot, but I want you to come with me kapag nakita ko sila." Bahagyang napaawang ang labi ni Morgan at napatitig kay Cherry. Huminga ng malalim si Cherry at kinamot ang noo niya. "Well, we're married. Dapat lang nakasama kita sa pagpunta sa bahay." Nahihiyang saad ni Cherry. Tumawa naman si Morgan. "Sure, sasamahan kita." Sobrang saya ng puso ni Morgan. "Sasama ako." Nagsuot ng pink na dress si Cherry habang puting long sleeve naman kay Morgan. Natawa si Cherry nang ma-realize na terno silang dalawa. Napailing si Morgan at agad na hinawakan ang bewang niya para pumunta ng kotse. Naging masaya ang biyahe nilang dalawa papunta sa mansyon. "Nandito na tayo." Ngumiti si Cherry. "Dad was here too. Nag-inuman yata sila." "E di sumali tayo." Pumasok sila sa loob at hindi nga nagkamali si Morgan. Kanina pa nandito ang daddy niya at masayang nakikipag-inuman. Ngumiti si Cherry at niyakap ang kanyang ina na gulat na napatingin sa kanilang dalawa. "Cherry!" Gulat na sabi ng mommy niya. "Pumunta po ako dito dahil miss ko na po kayong dalawa. Kasama ko po si Morgan." Tumango ang mommy niya. "Masaya ako nandito ka. Kumusta naman ang pagsasama niyong dalawa? Did it get any better?" Tumango si Cherry. "Safe po ako sa bahay ni Morgan. Naging maayos po ang bake shop ko at nagkaroon ng maraming offers sa iba't ibang bansa at clients. Kayo po, kamusta ang business?" Napalunok ang mommy ni Cherry. "Bumalik na ulit sa dati ang negosyo natin. Morgan helped us a lot. Binili niya ang kumpanya pero sa iyo pa rin ang pangalan." Natigilan si Cherry at napatingin kay Morgan. Nakausap ang ama. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. "Gusto sana naming sabihin sa iyo. Kaya nga lang ayaw ni Morgan. Binili niya ang kumpanya at gusto niya i-surprise ka sa birthday mo." "Hindi ako nagkamali na si Morgan ang kinausap namin and he's happy na kasama kanya."
Ma'am, hindi niya naman kailangan gawin ang bagay na yun eh. Hinawakan nito ang kamay ni Cherry. Simula nang mag-merge ang kumpanya ng Taylor at Satin, naging maganda ang kinalabasan. Morgan doesn't want to manage the company dahil ikaw ang gusto niyang bantayan at alagaan. He rejected our offer about the company. Napatingin si Cherry kay Morgan na masayang umiinom. Mabilis na iniwan ni Cherry ang kanyang ina at agad na hinila si Morgan. Dinala niya ito sa likod ng kanilang bahay at bakas sa mukha nito ang pagtataka. Why did you do that? Medyo galit na tanong ni Cherry. Ang alin? Binili mo ang kumpanya namin and yet hindi sa'yo nakapangalan. Ba't mo ginawa yun? Sapat na ang merging ng kumpanya. Kaya bakit mo ginawa ang bagay na yun? Hindi mo dapat ginawa yun, Morgan. Nanginginig ang boses ni Cherry. Hey, relax. Small amount lang yun at ang daddy ko ang liar. Seryoso ang sabi ni Cherry dito. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi mo dapat ginawa ang bagay na yun, Morgan. Malaking tulong na ang merging pero ang pagbili ng kumpanya without taking the position? It's a big no. Cherry, I did that to save your company. Ayaw ko makitang may problema ka. Ayaw ko makitang malungkot ka. Sa pagkakataong ito ay mahinahon na sinabi yun ni Morgan. Ayaw ko makitang nakatulala ka kakaisip sa pamilya mo. Kaya nagkusa na akong gawin yun. Bakit? Bakit? Sigaw ni Cherry. Ngayon pa lang nahihiya na siya at na-overwhelmed sa ginawa ni Morgan. Morgan, hindi mo naiintindihan. My parents can do that. Kaya nilang gawa ng paraan ng lahat at kaya nilang bawiin ang pera na nawala sa amin. You don't. I did that kasi I like you. Sabi ni Morgan sa kanya na dahilan para matigilan si Cherry. Gusto ko magpa-impress sa'yo. Kaya ako ginawa yun. Akala ko magiging masaya ka. Akala ko... You what? Tanong ni Cherry. Simula nung pirmahan mo ang kontrata, that's not fake. Totoo ang arranged marriage na nangyari sa ating dalawa. Maging ang pirma ko na pinakita ko sa'yo ay totoo. Sinabi ko, diba? I saw you once. Na love at first sight ako sa'yo, Cherry. Napaawang ang labi ni Cherry at napatingin kay Morgan. Hindi niya alam kung lasing ba ang binata o hindi. Napalunok siya dahil ang bilis-bilis ng tibok ng kanyang puso. You like me? Natawa si Cherry. Kahit kailan ay lagi na lang siyang binabalo ni Morgan. How? Hindi ko rin alam. Umuwi ako ng Italia na hindi ko matanggal ang mukha mo sa isip ko. Umuwi ako dahil nagbabakas sakali ako na makakalimutan kita at mapapalitan. You were too young that time. Kaya hindi kita nilapitan. Umiwas ng tingin si Morgan at natulala na naman si Cherry. Umuwi ako ng Pilipinas nang malaman ko na may problema sa kumpanya niyo. I told my dad about it. Sinabi niya na gawin ko ang gusto ko. Morgan! Nanghihina na si Cherry sa mga sinasabi nito. Huminga ng malalim si Morgan. Hindi kita kaya madaliin. Pero gusto ko rin makasama ka. Hindi mo alam kung ilang taon ako nagpigil ng sarili ko na halikan ka. Napakurap si Cherry at napatingin kay Morgan na kinagat ang labi at umiwas ng tingin. He looked so shy. Eh bakit hindi mo ako hinalikan? Bakit hindi mo gawin? Wala sa sariling tanong ni Cherry dito. Ha? Huh? Tanong naman ni Morgan. Kumurap si Morgan at napatingin kay Cherry na umirap. Lumapit si Cherry na nagpaatras naman kay Morgan. Sabi ko, gusto mo naman ako, kaya bakit hindi mo ako halikan? Because I respect you. Then don't respect me. We're married. Nagtagis ang panga ni Cherry at napasinghap ng hilahin siya ni Morgan at halikan. Napapikit si Cherry at niyakap ang leeg ni Morgan. They kissed passionately at napasinghap si Cherry nang marinig ang boses ng kanyang mommy. Oh my God! Bulong ni Cherry. Shh! Bulong din ni Morgan at dinala si Cherry sa likod at sinandal sa pader. Hinihingal na napatingin si Cherry sa kanya nang umisi. Hinaplos nito ang labi niya kaya napalunok siya. Hinila niya si Morgan. Easy, love. Ngumiti si Morgan. What? Nalalasing na tanong naman ni Cherry. Binuhat siya ni Morgan, kaya niyakap niya ang binti sa bewang nito. There. Better. Hinawakan ni Morgan ang magkabilang hita niya
at hinalikan si Cherry na niyakap ang leeg nito. This is Cherry's event day. Natapos niya rin sa ilang araw ang mga baked cupcakes at sweets na dadalhin niya. Excited na siya sa magiging outcome ng event at gawa niya. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang new dress niya. You ready? Tanong ni Morgan na nakasandal sa hamba ng pintuan. Tumango si Cherry at ngumiti dito. Yes, super excited ako. Ngumiti si Morgan at lumapit. Natigilan si Cherry nang ayusin nito ang hikaw niya. Ngumiti na lang siya at natawa nang yumakap sa kanya si Morgan at hinalikan siya sa balikat. Let's go. Namamaos ang boses ni Morgan. Okay, tara. Ngumiti si Cherry. Sabay silang lumabas ni Morgan at sabay rin silang bumaba. Nakita agad ni Cherry si Georgia at Sam na naghihintay. Tumango lang si Cherry at agad na lumabas. Hawak ni Morgan ang kanyang likod at sumakay siya sa kotse. At hinintay si Morgan na tumabi sa kanya. Diretso na tayo sa event. Nag-text sa akin yung staff ko at sinabi na nakahanda na ang lahat. Okay, dun tayo pupunta. Sabi ni Sam dahil siya ang driver. Tahimik si Cherry at hinayaan si Morgan na paglaruan ang mga daliri niya. First time niyang pupunta sa event, daladala ang bake shop at mga staff niya. Ito rin ang unang event na gumawa siya ng ilang libo na cupcakes para dito. Pagod at puyat ang naging puhunan ni Cherry at sa wakas, matatapos na rin ang lahat ng yun. We're here. Bored na sabi ni Georgia. Ipapark lang namin to tsaka susunod kami. Make it fast. Utos naman ni Morgan. Inalalayan ulit siya ni Morgan palabas ng kanilang kotse. Ngumiti agad si Cherry at kumaway sa mga kamera na nasa loob at agad niyang pinuntahan ng mga sweets at iba pang cupcakes na ginawa niya para tingnan. Inayos niya ang iba at ginawang pantay-pantay ang ilan. Maayos na ba ang ibang tinapay? Nakabalot ba ng maayos? Tanong ni Cherry sa kanyang staff. Yes ma'am, nakabalot po ng maayos ang ilan sa mga cookies sa tinapay. Sagot naman ni Lance. Tumango si Cherry. Ang cakes. Okay na rin po, nandito na po ang lahat bago kayo dumating. Tumango na lang si Cherry at agad na pumunta sa gilid. Bumuntong hininga siya dahil ngayon niya makikita ang wedding anniversary ng mag-asawa sa harap. Ngumiti si Cherry nang lumabas sa mag-asawa suot ang brown na damit habang kasama ang mga anak nila. Ang cute nila. Nakangiting sabi ni Cherry. Yeah, they're cute. Sagot din ni Morgan. Ngumiti si Cherry at pinakinggan ang speech ng mag-asawa. Gustong gusto ni Cherry na maranasan ang wedding anniversary dahil gusto niya na siya mismo ang gagawa ng wedding anniversary cake nila. Pumalakpak si Cherry at nagulat nang tawagin siya. Hi! Ngumiti si Cherry. Of course, happy anniversary to the both of you. Masaya ako na na-assign ako sa desserts na gusto niyo at talagang hinanda ko ito ng may pagmamahal. Lahat ng nakikita niyo sa mahabang table na yon, I made it all for you. I wish that you will be happy, that you will stay to have good health at maging masaya ang pamilya na nabuo at binubuo niyong dalawa na magkasama. Thank you, Miss Cherry. Ngumiti ang babae sa kanya. Ngumiti rin si Cherry. Mrs. Taylor, ma'am, I'm with my husband. Talaga? That's really nice. Gulat na sabi ng babae. Bumaba si Cherry at agad pumunta kay Morgan. Hinawakan agad ito ang kamay niya at sabay silang nanood. Inislice agad ang cake ng mag-asawa at namigay agad ng pagkain ng mga staff ni Cherry. Oh, ang sarap nito ah. Sabi ni Sam na natikman ang matcha cookie na ginawa ni Cherry. The Oreo cookie too. Ginawa mo lahat ng to? Ang sarap ah. Tumawa si Cherry dahil sa mga sinabi nito. Hilig ko na talaga mag-bake nung bata pa ako. Natutunan ko sa lola ko bago siya mawala. Masaya ako na gustuhan niyo. Tiningnan ni Cherry si Azul na kumakain at nakaiwas ang tingin sa kanya. You like it? Not much. Masungit na sabi ni Azul. Pero naubos mo na ang lima sa mga chocolate cookies, hindi pa rin masarap? Inasar nila si Azul kaya natawa si Cherry. Tiningnan ni Cherry si Georgia na kumakain at talagang kumuha pa ng cupcakes. Sa kalagitnaan ng pagkain ay may mga narinig silang biglang sumigaw. Napatingin doon si Cherry at nanlaki ang mga mata niya nang makitang sumusuka ang asawa ng bride. Oh my God! Nataranta si Cherry.
Ano nangyayari? Sunod-sunod ang pagsuka ng mga guest at ang tanging nasa lamesa lang ay ang mga cupcakes. Napatingin si Cherry kay Georgia na nakahawak na sa tiyan at nakakunot ang noo. Hindi alam ni Georgia ang gagawin. Lahat sila ay nataranta at ang iba sa kanila ay sumuka at nawala ng malay. Ano nangyari, Lance? Sigaw ni Cherry. Hindi po namin alam, ma'am. Maayos naman po na-deliver ang mga pagkain. Hindi po namin alam kung ano nangyari. Pero mukhang nasabotahe po yata tayo. Maski si Lance ay natataranta rin. Napalunok si Cherry at isa-isang tinikman ang gawa niya. Desperada siyang malaman kung nasaan ang lason. Napatingin si Cherry sa tatlong flavor ng cupcake. Akmang hahawakan niya mga yun na may pumigil sa kanya. Nag-angat ng tingin si Cherry kay Morgan. Morgan! Nangingilid na ang luha sa mga mata ni Cherry. Don't worry, everything will be fine. Natawagan ko ng mga ambulansya at parating na sila. Iimbestigahan namin ang nangyari kaya relax ka lang, okay? Mahinahon na sabi ni Morgan na pinapakalma siya. Tiningnan ni Cherry ang mga tao na sinasakay sa ambulansya. Tumutulo ang mga luha niya at agad naglakad papunta kina Azul na inaalalayan si Georgia. I'm sorry. Tumulo ang luha sa mga mata ni Cherry. Wala kang kasalanan. Sinadya ang lahat ng to. Aalamin namin kung sino may gawa. Come on, Georgia. Napaupo si Cherry at hindi malaman kung ano ang gagawin niya. Nanatili siyang nakaupo habang nakatingin sa mga nasayang na sweet sa table na nasa harapan niya. Napalunok siya at bumuntong hininga. Pupunta ako ng ospital. Kailangan ko silang tignan. Kasalanan ko ang lahat ng to, Morgan eh. Kaya dapat nandun ako. Natataranta ang sabi ni Cherry. Hayaan mong ayusin ko to, Cherry. Hindi ka pwedeng pumunta sa ospital dahil malamang sa malamang, susugurin ka ng mga tao. Mas mabuting nandito ka, mas safe. Pero Morgan, ang bake shop ko. Sobrang tagal kong pangarap ang negosyo na yun na dahil sa pagsasabotahe, mawawala. Iimbestigahan namin. Umuwi ka na muna at ako nang bahala. Hinalikan ni Morgan ang noon ni Cherry. Lucas. Sumakay sa kotse si Cherry habang iniisip kung paano nangyari ang lahat ng yon. Tsaka niya naalala ang sinabi ni Azul tungkol sa pagtitiwala sa mga taong nasa paligid niya. Bumuntong hininga si Cherry at napatingin kay Lucas. Isa sa mga kalaban ni Morgan? Seryosong sabi nito. Sa kanilang kambal ay si Lucas ang pinakaseryoso. Nagugulat na lang siya bigla dahil kinakausap na siya nito. Naalala mo ba si Shadow? Shadow? Pumunta ang lalaki yun sa bake shop ko. May kinalaman ba siya? Hindi pa kami sigurado, pero baka siya nga ang gumawa. Naghihiganti siya kay Morgan dahil sa palasyo. Sabi ni Lucas, dahil sa palasyo na hindi naman kanya. Palasyo? Nagtatakang tanong ni Cherry. You mean, palasyo ng hari? Ganun? Kumunot ang noon ni Lucas. Hindi niya sinabi sa'yo? Umiling lang si Cherry at napamura naman si Lucas kaya agad kumunot ang noon niya. Si Morgan na lang ang tanungin mo. Sige na, Mrs. Taylor, kailangan ko na umalis at baka mapatay ako ni Morgan. Tinapik pa nito ang bibig na para bang may nasabing masama. Salamat sa paghatid. Nakangiting sabi ni Cherry at agad na bumaba. Kailangan maisarado ang bake shop ni Cherry sa lalong madaling panahon. Lalong nagiging malala ang nangyayari. At kapag may nadamay na naman, hindi na natin alam kung anong dapat gawin. Umupo si Morgan at pinanood ang mga nurse at doktor na inaasikaso ang mga nalason. Lalong naging malala ang ginawa ni Shadow sa kanilang lahat. Si Shadow na inampon ang kanyang ama at binihisan. Si Shadow na walang ginawa kundi baliktarin at gawing masama ang kanyang ama sa lahat. Kaya naman hindi na nagulat pa si Morgan na mabalitaan na bumalik na ang anino na nagtatago. You should also tell your wife that you're a prince. Sabat naman na kararating lang na si Lucas. Did you tell her? Malapit ko nang masabi at mabuti na lang nagtanong ako. Shadow is on his move para gantihan ka. Hindi natin alam sa mga susunod na araw. Malaman na lang natin, delikado na ang pamilya ni Cherry. Kailangan na natin kumilos, mahal na prinsipe. Seryosong sabi ni Andre, ang assistant ni Morgan sa palasyo sa Italy. Lahat sila ay nagpapanggap ng mga kaibigan ni Morgan para hindi malaman ng kahit na sino kung sino ba talaga siya. Tinatawag nila sa tunay na pangalan si Morgan dahil ayaw niya tawagin siyang prinsipe. And take note,
lahat sila ay magaling sa pakikipaglaban. I will. Huminga ng malalim si Morgan. Ito na rin naman ang tamang oras. Tumango silang lahat. I have something to tell you. Nag-angat ng tingin si Cherry at napatitig kay Morgan. Ilang araw nitong inasikaso ang nangyari sa loob ng event. Kasama ni Cherry ang mga magulang niya dahil hindi niya kaya pang alalahanin lahat. Tiningnan ni Cherry si Morgan na seryoso at napatingin siya sa pinto nang makitang sunod-sunod na dumating ang mga kaibigan nito at tumango sa kanya. Ano meron? Bumuntong hininga si Morgan. Matagal ko nang dapat sinabi to kaya lang hindi ko pa pwede sabihin sa'yo. Nagiging delikado na ang bawat araw na magkasama tayo. At yan kaming lahat na ginagawa na ni Shadow ang lahat para patayin ka at ako. Anong sinasabi mo? Kinagat ni Morgan ang labi. I'm Prince Morgan Taylor from Italy, Cherry. Your husband is a prince. Natahimik si Cherry at umawang ang labi habang nakatingin kay Morgan. Seryosong seryoso ang mukha ni Morgan ngunit nang marinig dito ang tawa ni Cherry, ay kumunot ang noon nilang lahat sa living room. Morgan, hindi ito tamang oras para sa lokohan. Nag-iisip ako ng paraan para sa statement na gagawin ko sa bake shop. Hindi ako nakikipagbiroan ngayon. Pero napatawa mo ako ah. Salamat. Seryoso ako, Cherry. Malamig na sabi ni Morgan. Napakurap si Cherry at napatingin kay Morgan na seryosong nakatingin sa kanya. Tiningnan niya ang mga kasama nito na seryoso maging si Andre na bihira nang niya makitang nakasimangot. Huminga ng malalim si Cherry. Okay, galing ka sa royal family? Tumango si Morgan. Yes, umuwi kami ng Pilipinas para hanapin si Shadow, ang lalaking pumunta sa bake shop mo. Ang lalaking yun, kasapi rin ng royal family at inampo namin siya dahil malaki ang tinulong niya sa amin. I lived in Italy, serving as their prince while my dad is a king. Nanatiling nakatingin si Cherry King Morgan na tila naubusan ng pasensya. Your parents know us? Parang yun ang sagot sa magulong utak ni Cherry. Sila Azul? Royal Guards. Pati rin si Andre. Kanya-kanya silang role sa palasyo. Hindi pwedeng malaman na ibang tao ang susunod na hari kaya. Nanatili kami sa ganitong setup. He's right. Sabi ni Azul. Royal Guards kami na mag-amang Taylor. Lumahi kami sa hirap ng buhay sa Italy. At ang iba naman sa amin ay personal na nag-volunteer na maging guard ng nag-iisang Morgan Taylor. Hindi lang yun. Dahil sumama rin kami dito sa Pilipinas para protektahan ka. Nang pirmahan mo ang marriage contract, that's the same time. Nakasama ka rin sa responsibilidad namin. Ikaw bilang susunod na reyna ng palasyo. Seryosong sabi ni Sam. Hindi makapaniwala si Cherry sa mga naririnig niya at ngayon lang nag-sink in sa kanya ang mga sinasabi ni Morgan. Napatayo si Cherry kaya napatingin sa kanya si Morgan. Your blue eyes. Kaya pala iba ang aura mo nung una tayo nagkita. And I married a prince? Napailing si Morgan sa reaksyon ni Cherry. Akala ko ay normal ka lang na tao. Pasensya na, nagulat lang ako. Kaya naman pala lagi mong kasama sila Azul dahil kailangan nilang protektahan kalaban sa mga kalaban mo. Now I know kung bakit kanila ganun protektahan. Tumango si Cherry at hinampas si Morgan. Pero hindi ko pa rin matatanggap na ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat ng to. I'm sorry. Hindi ko lang talaga kayang sabihin at ayoko na rin dumagdag pa sa mga iniisip mo. Kahit na! Ang dami mong oras para sabihin sa akin ang lahat ng yan, Morgan. Sarado na ang shop ko at naubos na rin yung mga staff ko. Nagsorry na sa akin ang taong nandun pero kailangan ko pa rin ng press con para sa statement ko. Sa Italy mo na gagawin yan. Doon na rin naman tayo maningnirahan. Tinignan ni Morgan ang mga magulang ni Cherry. Nasabi ko na rin naman to sa mga magulang mo. What? Gulat na napatingin si Cherry sa kanyang mga magulang. You planned this too? All of it? Hindi kumibo ang mga magulang niya. Kaya nanlaki ang mga mata ni Cherry. Well, buti naman. Nagulat silang lahat sa sinabi nito.
Hindi na ako mahihirapan humanap ng lalaking mas mayaman pa sa akin. Ngumiti si Cherry. Silly. Natawa si Morgan at hinaplos ang bewang ni Cherry. One of these days, magpapakasal tayong dalawa. And this time, it's official. Maya-maya nga lang ay sabay-sabay silang kumain. Masaya ang naging dinner nila dahil nakinig si Cherry sa naging buhay ni Morgan sa Italy kasama ang mga guards niya. Habang kumakain sila, ay may pumasok na lalaki na hingal na hingal. Napatayo si Morgan nang makita ang assistant ng ama nito. King Matthew is missing. Pagbabalita nito. Naiwan si Cherry sa mansyon ni Morgan. Kasama niya si Georgia na nagpapahinga at ang mga magulang niya na nasa kwarto. Safe ang mansyon. Dahil wala makakapasok dito, dahil bulletproof lahat. Hindi mapakali si Cherry at palakad-lakad siya sa harap ni Georgia na masama ang tingin sa kanya. Pwede ba umupo ka? Nahihilo na ako kanina pa eh. Iritadong saad ni Georgia. Hindi ako mapakali, okay? Magpahinga ka na lang dyan. Eh paano nga ako magpapahinga kung nakikita ka't ang palakad-lakad dyan? Iritadong sagot ni Georgia sa kanya. Tumigil si Cherry at masamang tiningnan ang babae. Nakumunot naman ang noo. Kung naiirita ka dahil nakikita mo ako, edi pumikit ka. Umirap si Cherry at agad na patingin sa training room sa ilalim ng hagdan. Kaagad na tumakbo si Cherry papunta doon at agad na pumasok. Hindi habang buhay ay kailangan niyang magtago. Ayaw niya nang magtago sa likod ni Morgan. She will be the queen. Kailangan niyang maging matapang at protektahan ng asawa. Susugod ka? Nang isang baril lang ang hawak mo? Natigilan si Cherry na makita si Georgia sa pintuan. Nakataas ang kilay nito at nakapasok sa loob ng bulsa ng pants ang dalawang kamay. Maraming tauhan si Shadow. Naglakad si Georgia papunta sa mga kutsilyo. At hindi basta-basta nauubos sa mga tao nun. Mapapagod ka kakalaban sa mga tauhan ni Shadow kaya kailangan mo ng plano. Paano? Napalunok si Cherry. Ngumiti si Georgia. Mukhang naturuan ka na ng mahal na prinsipe. Please, Georgia. Kailangan kong tulungan si Morgan. Nag-aalala ako. Ano bang dapat kong dalhin? I badly want to help him. Isa-isa nilang kinuha ang mga baril at mga bala. Sinabit ni Cherry ang bag sa kanyang balikat at mabilis na inayos ang bulletproof vest. Sinuot niya ang kanyang jacket at agad silang pumunta ni Georgia sa labas. May pinindot si Georgia dahilan para mahati ang Bermuda grass at umibabaw ang isang kotse. Namamangha na napatingin doon si Cherry at ngumisi si Georgia. Ginawa to ni Sam. Lahat kaya ng kotse na to. At kasya tayong lahat dito. Ang mga magulang mo ay nakatago na sa basement ng mansyon kaya hindi sila mahahanap. Tinapik ni Georgia ang balikat ni Cherry. Iligtas natin si Morgan. Huwag kang mamamatay. Nasaan ang hari? Tiningnan ni Morgan ang mga tauhan ni Shadow at kulang na kulang ang bilang nila kumpara sa mga nandito. Nasa malaki silang gymnasium, luma kung titingnan nito. Tiningnan isa-isa ni Morgan ang kumpol ng mga tao para hanapin si Shadow pero wala siyang nakita. Hindi namin sa'yo sasabihin kung nasaan ang ama mo. Manigas ka kakahula kung patay na ba o humihinga pa siya. Sagot ng lalaking may hawak na baril. Eh kung ikaw ang hindi huminga sa ating lahat. Umamba si Luke ng pagsuntok pero pinigilan siya ni Morgan. Hindi tayo sugod, Luke. Kakausapin lang natin si Shadow. Tinignan ni Morgan ang mga tao. Shadow, alam ko nandyan ka. Mag-usap tayong dalawa. Kahit kailan, magaling ka pa din sa pagtatago. Hinintay ni Morgan si Shadow. Hindi nga siya nagkamali nang makita niya sa gitna si Shadow na nakatitig sa kanya. Walang pinagbago ang mukha nito. Nanatili ang peklat sa kaliwa nitong pisngi. Tanda na natalo niya si Shadow noon. Huminga ng malalim si Morgan at binanood ang paglalakad ni Shadow hanggang sa makarating ito sa gitna at ngumisi. Long time no see, Morgan. Mali. Mahal na prinsipe pala. Nagtagis ang panga ni Morgan. Nasaan ang hari, Shadow? Ilabas mo si Papa. Hindi ko siya ilalabas hanggat hindi mo binibigay sa akin ang papel ng palasyo. Ang mga files kung nasa ng ari-arian at iba pang ginto na nakatago sa malaking yung palasyo. Kalmado ang sabi ni Shadow. Kapag binigay mo ang bagay na yon, makukuha mo ang hari pabalik sa'yo
at pwede na kayo umalis. Natawa naman si Azul. Ibigay man namin o hindi ang hinihingi mo, hindi pa rin magbabago na papatayin mo rin kami kapag nakatalikod na kaming lahat. Diyan ka naman magaling, di ba? Tumira pa talikod. Nagtagis ang panga ni Shadow at akmang lalapit kay Azul na magsalita si Morgan. Ibibigay ko ang gusto mo, pero gusto kong sabay tayong dalawa. Seryoso at nagbabanta ang boses ni Morgan. Kapag nakita ko na may isang sugat ang hari, alam mo na ang mangyayari. Natawa naman si Shadow. Alam kong matalino ka, Morgan. Kaya naman gusto kong dagdagan lahat ng gusto ko. Ngumisi siya. Mga tao ko laban sa inyong lahat. Kapag naubos mo lahat ng tao ko, makukuha mo ang hari. Parang laro lang, hindi ba? Grand prize ang makukuha. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Shadow. Hindi man sila marami, pero naniniwala siya sa kakayahan ng mga kasama niya. Huminga ng malalim si Morgan at umabante para tanggapin ang alok nito. Siguraduhin mong hindi kita mahahawakan sa ulo, Shadow. Alam mo ang kaya kong gawin at alam mo kung paano ako pumatay. Ngumisi si Morgan at maging ang mga royal guards at umiwas mismo ng tingin. Ang mga mata kasi nito ay parang yelo sa lamig. Kinakabahan man, natawa na lang si Shadow at kinumpas ang kamay. Hudyat na sumugod na ang mga tauhan. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Morgan sa mga unang lumapit sa kanya. Rinig na rinig niya ang pagtunog ng mga buto nito, dahilan parang umisi siya. Sunod-sunod ang paglapit nila kay Morgan. Kaya naman ang mga royal guards ay todo ang protekta sa kanya. Hanapin mo ang hari, bulong ni Morgan kay Azul. Kami ang bahala dito. Tumango si Azul at malakas na sumigaw para mapunta sa kanyang atensyon. Sumiksik si Azul at agad na binato ang tear gas, dahilan para walang makita ang mga tao ni Shadow. Doon nagsimula ang labanan at sumigaw si Morgan at sabay-sabay silang sumugod. Ako na kay Shadow. Malamig na sabi ni Morgan at agad na naglakad kay Shadow. Ilang beses kitang sinabihan na huwag ang hari. Kung binigay mo na lang sa akin yung hinihiling ko, edi sana hindi nangyari to. Alam nating pareho na mas magiging maganda ang plano ko para sa palasyo. Lagi mong sinasabi na hindi maganda. Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Sarili mo lang ang gusto mong bigyan ng proteksyon, hindi ang mga tao sa paligid mo. Simpleng sagot ni Morgan. Sumugod si Morgan at kagaya ng inaasahan niya, mabilis pa rin si Shadow. Sa bawat suntok ni Morgan, hindi man lang tumama yun sa kalaban dahil sobrang bilis itong kumilos. Tiningnan ni Morgan ang kilos si Shadow, pero bago pa niya nagawa yun, nasipa niya na sa tiyan nito, kaya napaubo si Shadow. Binihisan at inalagaan ka ng mga tailor, Shadow. Hinayaan kita sa mga gusto mong gawin, pero anong ginawa mo? Nag-traitor ka sa amin. Binigay mo ang mga plano sa mga kalaban ng palasyo at hinayaan mong malunod ka sa mga ginto at alahas nila. Natamaan si Morgan ang suntok ni Shadow. Ginawa ko yun dahil alam ko makakatulong yun sa palasyo. Napaatras si Morgan na maglabas ng kutsilyo si Shadow. Nagpalitan silang dalawa ng tama ng kutsilyo. Kitang-kita na ni Morgan ang pagod sa mga gwardya niya at nagtagis ang panga ni Morgan at agad tumakbo papunta kay Shadow. Natamaan ang braso niya, kaya naman sinuntok niya si Shadow at sinipa ito sa tagiliran. Hindi mo kami matatalo. Natalo na kita nun. Ngayon pa ba na mas malakas ako sa'yo? Walang yaka! Sigaw ni Shadow. Nanlaki ang mga mata ni Morgan nang saksakin ni Shadow ang braso ni Andre dahil malapit ito sa kanya. Sumigaw si Morgan at mabilis na sinipa si Shadow at sinalo si Andre. Okay lang ako. Kaya ko, mahal na prinsipe. Nagtagis muli ang panga ni Shadow. Puno na rin ang dugo ang katawan nito at ganun din si Morgan. Napagod na. Tumayo si Morgan at sumigaw para sugurin si Shadow na tumawa. Sinuntok niya si Shadow at hinila ito sa braso para patunugin, kaya napasigaw si Shadow. Umatras si Morgan at naabot nito ang tiyan niya, kaya agad siyang napaatras at napasinghap. Morgan, masyado silang marami! Malakas na sigaw ni Sam. Protektahan niyo ang mahal na prinsipe. Malakas na sigaw ni Andrea at tumayo. Hinihingal na napatingin si Morgan kay Shadow na umiiyak sa sakit. Nagdikit-dikit silang lahat at hindi pa rin maubos sa mga tao. Hawak ni Morgan ang kanyang tiyan.
Lahat sila ay pawis na pawis dahil sa dami ng kalaban. Hindi na natin kaya sila. May tama na rin si Lucas, ganun din si Andre. Si Azul ay, hindi namin alam kung nasan. Hindi tayo alis dito nang wala ang hari. Kapag sinabi kong tumakbo kayo, umalis na kayo. Laban namin to ni Shadow. Tiningnan niya si Shadow na nakatingin sa kanilang lahat. Hindi ka namin iiwan. Hindi kami aalis sa tabi mo. Umiling si Morgan. Naging kaibigan ko kayong lahat sa matagal na panahon. Kaya ako naman ang poprotekta sa inyo. Kailangan nyo na umalis dito. Umiling silang lahat. Ngumiti si Morgan ngunit isang palaso ang nakakuha ng atensyon niya na basta na lang lumipad. Napatingin si Morgan sa itaas at natigilan na makita si Cherry at siyang dahilan ng paglipad ng palaso. Cherry! Si Georgia! Sumigaw si Lucas. Pinanood ni Morgan si Cherry at napasinghap na makita si Georgia na nakangiti. Tiningnan ni Shadow ang mga yon at napalunok. Ang pinakamagaling sa paghawak ng kutsilyo ay si Georgia na siyang nakatalo noon kay Shadow. Naglakad silang dalawa papunta sa harap ni Shadow at napasinghap si Morgan nang tutukan nito ng baril si Shadow. Tama na, Shadow. Mahinahon na sabi ni Cherry at eksperto ang hawak nito ng baril. Cherry! Talaga ba? Tinawagan ka ba ni Morgan kasi hindi niya nakaya? Numisi si Shadow at tiningnan si Morgan na nakatingin sa kanya. Hindi ko inaasahan na mabilis mong natutunan ng paghawak ng baril dahil sa asawa mo. Numisi si Morgan. Magaling siyang humawak ng baril, Shadow. Umatras sila Sam kasama si Georgia na nakanguso habang nakatingin kay Morgan. Nakalimutan ni Morgan na mas magaling nga pala si Georgia sa paghawak ng kutsilyo. Ang paglason sa mga tao na sa event ay ginawa mo. Marami kang pinatay na tao. At marami kang nagawa ng kasalanan. Lalong-lalo na ako. Seryoso ang sabi ni Cherry. Umatras nang umatras sila Sam habang nakatutok ang baril. Wala akong ginawang masama. In fact, kung meron man, kulang pa yun. Tumawa ng malakas si Shadow. Nagtagis ang panga ni Cherry. Pero mas magiging masaya ako kung mamamatay ka ngayon sa harapan ko. Pinindot ni Cherry ang remote control sa kanyang kamay. See you in hell. Nanlaki ang mga mata ni Shadow at agad na nataranta. Tumakbo si Cherry ngunit agad siyang hinabol ni Shadow. Napatili si Cherry at agad hinawakan ang kamay ni Shadow at mabilis na sinuntok sa muka. Natutunan ni Cherry kay Georgia na ang kahinaan ni Shadow ay ang kanyang muka. Sabay tayong mamamatay. Mabilis na umikot si Cherry at agad sinipa si Shadow. Agad na umilag si Cherry at mabilis na binaril sa braso si Shadow. Umatras ang dalaga at nakitang ilang segundo na lang. Lahat ng masama natatalo, Shadow. Hinding-hindi kita mapapatawa dahil sa ginawa mo sa una kong event. At hindi lang yan. Mag-goodbye ka na rin sa mga taong naiwan mo sa hideout nyo. Ngumisi si Cherry dito. Anong? Cherry! Malakas na sigaw ni Shadow. Tumakbo si Cherry, ngunit narinig niya ang tunog ng baril, dahilan para matigilan siya. Kanina pa si Morgan panay ang tingin sa warehouse kung nasan si Cherry. Ilang segundo na lang ang sasabog na ito. At wala pa ring malay ang hari na nasa kotse. Cherry! Sigaw ni Georgia. Napatingin si Morgan doon. At kasabay ng pagsabog, ay ang paglalakad ni Cherry dala ang ulo ni Shadow. Napasinghap si Morgan at gulat na napatingin sa kanyang asawa. Hindi niya akalain na magagawa ni Cherry ang bagay na yun. Malayo sa mabait na Cherry kilala niya. Kagaya ng sabi ko, may lalaking lumabas sa kotse at dinala sa sako ang ulo ni Shadow. Salamat. Malamig na sabi nito at agad na sumakay. Gulat na tiningnan ni Morgan ang asawa habang si Georgia ay tinapik ang balikat ni Cherry ng umisi at hinubad ang bullet vest. Tinuro nito ang tama ng baril na hindi man lang dumapli sa kanyang katawan. I'm safe. Kaagad na tumakbo si Morgan at niyakap ang kanyang asawa. Napapikit si Morgan at naramdaman ang yakap nito. Huwag mo na ulit uulitin yun. Please. Tumawa naman si Cherry. Sisihin mo si Georgia. Tumawa rin si Georgia. Pumunta na tayo ng ospital. Masayang namuhay ang mag-asawa makalipas ang ilang taon kasama ang kanilang tatlong anak.
Sa Italy na sila nanirahan kagaya ng sabi ni Morgan at doon na din sila kinasal. Ang lalaking nakausap ni Cherry years ago ay ang lalaking may matinding galit kay Shadow. At doon, nakipagkasundo si Cherry na puprotektahan niya ang pamilya kapalit ang ulo ni Shadow. Mama! Masayang tawag ng panganay na anak ni Cherry na si Mariela. Ngumiti si Cherry at pinagmasdan ng tatlong anak. Natuloy ang presko ni Cherry at muling nagbukas ang kanyang bake shop. Nagkaroon ng maraming branches sa iba't ibang lugar. Nagkaroon din ng billboard at iba pa. Sa mga nakalipas na taon, ay tumanggi si Morgan na maging hari ng kanilang palasyo. Binigay niya ang posisyon sa kanyang kapatid na naging malayo sa kanila. I love to hold my katana. Nakangiting sabi ni Mariela. Me too! Sagot naman ni Matthias. Pumasok na agad sa training ang mga anak ni Cherry. Bilang hindi na nasunod ni Morgan ang posisyon, ay hindi nagalit ang ama nito at naintindihan ang dahilan. Hindi na rin nakita pa si Morgan at ang mga gwardiya nito dahil may kanya-kanya ng buhay ang mga ito. Pumayag si Cherry na i-enroll ang mga bata sa school at doon matuto sa pahikipaglaban. Sa mga nakalipas na taon, hindi naging madali para kay Cherry ang magdesisyon, lalo na't maraming rules. Daddy! Sigaw ng mga bata. Nandito ka na pala. Kamusta ang meeting? Nakangiting tanong ni Cherry sa asawa. Humalik si Morgan sa noon ni Cherry at ngumiti. Tapos na ang building. Pwede na ako magsimula sa mga negosyo na gusto ko. Natawa si Cherry. Talagang gusto mo maging engineer, no? Matagal ko nang gustong maging engineer. Matagal bago ako nagdesisyon pero ngayon, dahil sa'yo, gusto ko ulit na mangarap. Hinaplos ni Cherry ang pisngi ng asawa. Kasama mo ako sa lahat, Morgan. Kami na mga anak mo at pamilya mo. Kinagabihan ay masayang kumain ang kanilang pamilya at napag-usapan na uuwi sila Cherry ng Pilipinas. Ilang taon na rin silang nasa Italy kaya gusto niya magkaroon ng oras na magtrabaho at maasikaso ang mga anak. Thank you, Cherry, for everything. Sabi ni Matthew. Kung kailangan mo ng tulong, lagi kaming nandito. Ikaw na ang bahala kay Morgan at tumawag ka kapag may panganib. Tumawa naman si Cherry. Maraming salamat po. Dahil sa inyo at sa arranged marriage, nakilala ko ang asawa ko. Tiningnan ni Cherry ang kanyang maliit na pamilya at nakakatawa na lahat sila ay may asul na mga mata kagaya ni Morgan. Napabuntong hininga si Cherry at ngumiti. Lahat ay worth it para sa kanilang mag-asawa. Lahat ay naging matibay sa kanilang dalawa. At lahat ng yun ay dahil sa aksidenteng kasal na nauwi sa totoong pagmamahalan. The End. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone! Paalam!